aminin na hindi mawawala sa kasaysayan. Iba't ibang may tangan, pangakil ang pangalan sa larangan ng antingan. Yon, isang magandang hapon mga kantingero. Kasama ko nga pala ang buong pamilya ng mga Sagrados. At nandito rin po ang si Tatay Cardo. Isang gumagabay sa lahat. At nandito lahat ang mga kasapit, mga Sagrados. At nandito kami ngayon na kung saan ay hindi na nawa namin tutuntunin sa papakamasundan pa kami. So mga kantingero, gusto ko lang po ipakilala sa inyo si Tatay Cardo. Na kung inyong nasusubaybayan ay nandoon lahat at may naibibigay o naiyahay may mga ilang aral magmula sa bihin ng karunungan ko. Tatay Cardo. Maganda hapon po sa inyo, mga antingero at antingera ng Luzon, Visayas at Mindanao, Mandako ng mundo. Ako po, Cardo Agimat Banal, narito po ngayon ang aking mga kasama sa puro mga maestro na Sagrados. Ngayon ay narito po kami sa paliguan ng Silang Cavite at magbibigay po ng bawat isa sa amin kung saan sila mga nakatira, ilang taon na sila at ano ang layunin nila sa Sagrados. Meron pa po pala akong mga sasabihin sa inyo, no? Shout out po pala sa aking mga angkan sa Cavite City. Mga apelyido yung mga Cipriano at Salvio. Ako po hindi nyo na itatanong, ako po lumaki sa Quezon, sa Mount Banahaw. Pero lahat po ng mga angkan ko ay narito po sa Cavite City, mga Chabacano. Ang layo ko po ay Caviteño. Lumaki lang po ako sa Quezon. Pero tunay po akong Caviteño sapagat ang mga salita po namin ay Chabacano. Hindi po natin kailangan na magpataasan ng ere o mag-away-away. Yung isa lang naman po tinatawagan natin ay Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Di ba mas maganda kung tayo po magkakaisa? Parang kung dumating man tunay nating kaaway, magkakaisa po tayo. Hindi po ganun yung pataasan po kayo ng mga kaalaman. Huwag po ganun. Yun lang po ang ikahilingan ko po sa inyo. Mga antingero at antingera ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga masusugit ko pong nanonood na mga OFW sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo at huwag po kayong magsawang manood sa aking YouTube channel. Shoutout din po pala sa mga nabanggit na rin po ni Tatay Cardo sa buong nakikilala o kilala bilang mga albularyo. Shoutout din po kay Kabenjo, kay KB, Commander Bantugan, congrats po sa bagong misyon kay Lamurok Milam na lagi din sinusubaybayan ng gustong matuto na manggamot, kay Commander Leon at napakahusay po ng mga ginagawang mga mutya, napaka-creative, tsaka sa lahat ng mga manggagamot, kay sa mga Satorian, may mga kanya-kanya pong ano yan, may mga kanya-kanyang antas tsaka pantas, kaya malaking pasalamat po dahil dito sa mga to ay nahubog dahil po sa inyo. Kayo rin po ang naging tawag din inspirasyon para mapalawig din ang mga spiritual dito sa gamutan, sa mga antingan, sa lihim ng karunungan at sa mga buo na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout ko rin po pala sa mga lugar ng San Gabriel na kung saan din ay nakilala rin ang antingero ng Cavite. Magmula kay Tatay Albert, yun din kay Wawi, kay Tatay Bruno Satur, kundi dahil sa iyo bro, hindi ko rin makikilala si Tatay Cardo. At nagpapasalamat din po ulit kay Tatay Donnie na siyang nagpalawid din ng kaalaman pagdating kung ano yung dapat gawin at kung anong dapat gawin. At maraming salamat din po sa mga taga-Saudi na nanood at sumuporta. Maraming salamat din po sa inyo lahat. So yun, lahat mga kantingero, kung naririnig nyo, dito hindi sinasadyang mabuo ang isang kupunan na kumbaga isang pamilya Sagrado na kung saan ay pinamumunuan ni Tatay Cardo na inihayag o ipinakita sa inyo upang ang ilan naman ay
binigyan ng laya para matuto rin at matunghayan din ang bawat katotohanan, hindi lang sa Biblia, pati sa katotohanan kung saan itinago na lihim na antinal. So dito, nagmula po ito sa panonood lang hanggang sa makakapunta kay Tatay Cardo at nagtanong, bumusisi at nagkaroon ng konting kaalaman at napalawak pa ito. So Tatay Cardo, dito kasi sa isang kukuna, meron kang limitasyon na tinatawag natin. Ano ba ang dapat na ibigay na layunin ko? Obligasyon para sa kanila. Hindi basta grupo ito. Kumbaga, ano ito? Ang layunin ng samahan na Sagrados Ararita Brotherhood Incorporated, ito po ay save the people, save the land, save the earth. Ang layunin po niya ay rescue. Ngayon po, bukod po doon, meron po mga bagay na ituturo at aral tungkol sa kabanalan, sa spiritual. Hindi po kasi lahat na dapat pag-aaralan nyo agad eh, karunungan at kapangyarihan. Dapat dadaan po muna kayo, bawat isa sa inyo, ng kabanalan. Kayo po mga antingero at antingera ng Luzon, Visayas at Mindanao, nagpapasalamat po ako sa inyo, lalo na po sa mga masasugid po pong mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa ibang bansa. Ngayon po'y narinito po kami ng kaibigan DJ, ang tingero ng Cavite. Nagkaroon po kami ng kaunting tanungan po rito, kaunting kaalaman tungkol sa spiritual. Ngayon po, tuturo ko sa aking mga kasama na mga maestro, bawat isa, tungkol po sa mga marami po kasi mga gumagamit ng mga orasyon, hindi nila mapaandar yung mga orasyon na iniingatan nila. Kung paano raw aandar, kung paano gagana sa kanila. May mga pomaran po yan. Hindi po yan basta-basta gagana sa isang taong mag-aanting. Kung hindi po kayo dadaan sa mga sikretong mga pomaran, dapat po meron kayong mga maestrong tinatanungan. At sila po ang nakakalam kung paano nyo bumapapanggana ang lahat ng mga salita o orasyon na iniingatan nyo. At kung sa parte naman po ng mga medalyon o medalya o amulet, ganun din po yan. May mga kaparaanan po yan. Kagaya na sinasabi nyo nga po, may 49 days. Merong mga panata. Ngayon po, ang pinakadagas po dyan, kung kayo po mag-iingat ng mga gamit, hindi po 49 days, pero dadaan po kayo sa 49 days. Ang legit po talaga ng pag-aaral ng spiritual, isang taon, bago nyo po ulit dagdagan ang kaalaman nyo. Taon-taon po yan, nadadagdagan po ang kaalaman nyo, dapat po mag-aral po kayo. Huwag po kayong mangangahas na magdasal ng mga orasyon na hindi nyo alam kung sino mga espiritu nag-iingat po niya. Kailangan po ang una nyong pag-aaralan ay kabanalan. Magbasa po kayo ng Biblia. Hindi po kailangan yung puro tapang lang o puro yabang. Bandang uli, mapapamak po kayo. Ngayon po, yun nga po mga pinagtinuturo ko sa mga maestro na to tungkol sa mga panggagamot. Bukod po doon, meron po kami tinatawag na rescue. Ang samahan po na sagrado sa isang rescuer. Pupunta po kami sa iba-ibang lugar upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Yun lang po ang may ano po sa inyo, may papaliwanag po sa inyo. Pag may magdadalag sa inyo, taas lang kayo ng kamay para alam po. Tatay Cardo, kasi ang napakadami nyo ng ano, no? Dami nyo ng pinagdaanan. Kung baga sa makasaysayan na inaral nyo lahat, marami na rin kayong ano yun, binuo nyo mismo o kayo mismo kumakasok din ng Sagrados? Ang Sagrados kasi, no, hindi naman ako lang nagbuo dyan. No. Inano sa akin yung sa panaginip. Inasa akin sa panaginip yan yung pangalan na yan. Kasi dahil ako yung nagbabasa nga ng Biblia at napanaginipan ko na merong magtayo ka ng isang samahan na ipapangalan mo ay Sagrados. At ito ang kanilang mga basa. Kaya una, hindi ko pinansin yun. Pero nung pangalawa, nagtataka na ako bakit ganun. Tsaka ang membro na Sagrados ngayon, mahigit 6,000 na, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga membro ko po ay mga sundalo,
police, guardian, civilian, at iba pa ng mga mamamayan. Lahat po ng mga sagrados, may mga palatandaan po yan na tato sa kanila o kaliwa o kanang braso na may tatak na sagrados. Yan ang palatandaan po. Para din po isang guardian din po ang sagrados na palatandaan. Ngayon po, nagsimula po ako ng sagrados. Bata pa po ko, binata pa ako eh. Tsaka yan po talagang iba-ibang lugar ang narating ko. Luzon, Visayas, Mindanao, inikot ko po. Lahat po ng uri o klase ng mga mag-anting. Kung tawagin yung mga barako, nakaharap ko na po sila at nakasama ko sila. Lahat po ng uri ng adventure sa iba-ibang lugar. Mga kuweba na sinasabing may mga nakakatakot na may ahas, may engkanto, pinasok ko po yan. Dahil gusto ko malaman sa sarili ko kung ito bang mga iningat akong gamit ay mabibisa. Kaya huwag rin po kayo basta-basta magtitiwala sa bigay sa inyo, baka ho kayo mapamak. Dapat po talaga pinag-aaralan nyo maigit kung mabibisa yung gamit nyo para hindi ho kayo mapamak sa bandang huli. Marami po akong pinagdaanan, lalo na sa mga pagkuhan ng anting-anting. Napakarami. Iba-ibang klase ng taong nakaharap at nakausap ko na. Ito, Tatay Carlo, no? Sa makabagong henerasyon. Ito, pangatlong henerasyon na to ng antingan. Doon na itinago. Na ngayon ay free will nating iniyahayag, no? So, Tatay Carlo, kung sa pagbibigay ng orasyon o tinatawag na pag-aaral ng orasyon, dapat po ba yan may limit? Tama. Kasi ang orasyon, hindi naman lahat ng orasyon pag-aaralan mo dahil kumbaga sa mayroong nagmamayari ng engkanto, may nagmamayari na ng maligno, may nagmamayari na sabi natin demonyo o yung sinasabi mo spiritista, yung mga orasyon ng mga manghuhula. Depende sa sa orasyon ng mga pag-aaralan mo. Mas maganda, bawat orasyon, pag-aaralan mo kung sinong espiritu nagmamayari. Hindi yung, porque sinabing orasyon itong orasyon na to, magagamit sa mabubuti. Itong orasyon na to, magagamit sa masama. Pwedeng igamot sa mabuti, pwedeng igamot sa masama. Ngayon, kung ganun ang magiging sistema mo, mapapama ka. Kailangan kung kukuha ka ng isang orasyon, yung sa kanan lang. Kasi pag kaliwat kanan, ibig sabihin, hindi sa Diyos yan. Sa kaliwa yan. Dapat mag-aral at magpakatalino kayo sa pag-aaral. Hindi pwede yung kuha lang kayo ng mga iba-ibang bigay lang sa inyo na kung sino-sino mga tao. Hindi naman ituturo sa inyo kung paano paraan yung paggaganahin yung mga orasyon na yan. Hindi nyo alam, diablo pala ang may-ari. Ay, mapapama kayo. Ito, Tatay Carlo, no? Makikiral lang ho ako sa inyo, mga kantingero. Dito kasi, sinasabi nila na pag hangaring bakal, kapag ka pumasok ka, pasintabi ho, tinatagtag. Pagdaga sa... Tama po yan, di ba? Oo. So, ano may bibigay mong blessing sa kanila, Tatay Carlo? Upang sila'y maging ganap talaga ng sagrado? Magkaiba kasi ang samahan ng sagrado kasi sa haring bakal. Kasi sa haring bakal, mayroon silang ritual na bago kang maging membro nila, kailangan tagayin ka nila. Oo, yun nakikita kasi sa Yun ang pinakikita nilang, yun ang pumamalakad na samahan nila eh, parang fraternity rin yan eh. Kailangan eh, merong padel. Sa kanila naman, itak. Ngayon, sa sagrado, hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan magpakita pa ng mga ganung bagay. Ang kailangan ipakita mo, yung lingkod ka ng Diyos na talagang lahat ng mga nakikita mo sa paligid mo na naghihirap, okay, mga hindi na kumakain, at kung ikaw ay talagang lingkod ng Diyos, bakit hindi mo silang bigyan ng pagkain? Hindi mo naman kailangan ipakita pa kung barako ka. Hindi na ganun. Hindi nasusukat yung ganun. Mga ganun mo, kasi pre, magkaiba naman ang layunin ng sagrados tsaka ng haring bakal. Magkaiba kasi yan eh. Ang kasi kami, ang sagrados, rescue. Ngayon, pwede rin kami magpakita nung sinasabi mo, nagtataga,
meron din kami noon, kaya lang hindi na kailangan. Diba? Hindi na kailangan yun kasi... Yung ano lang, yung ibang mga, siyempre, i-advance na natin yung utak ng tao pagdating sa yun. Ayun pala, ano, bakit binableso? Parang gano'n. May gano'n kasi, yung tipong sasainwarin mo na kagad yung mga tao na kung ano yung ibabalik nilang komento sa bilang sa grados dito ba. Yun ay pang counter lang. Pero kung sa ano lang, sabi ko nga, bilang respeto, kung ano yung pamamaraan ng sagrados at kinagkakaiba nito sa haring bakal o kahit anumang grupo, may kanya-kanya tayong ritual. Oh, o may kanya-kanya rin tayong pambasbas. Tama, tama. Ngayon, kung sa kanila ganun, ay magkaiba rin po sa sagrados. Oh, magkaiba naman. Kaya dito, nililinaw lang ho namin ang bawat bawat pamamaraan ng isang grupo kung ang pag-blessor ay pambasbas o yung tipong pagtaga. Kasi yung kasi nakamulatan nila eh. Di po ba? Oh, tama yun. Maging sa Mindanao, kahit sa Luzon, kahit dito sa Cavite, di ba? Minsan nagtatanong sila, ganitong palang grupo ka, bakit hindi ka na-blessor? Sinong blessor mo? Sinong nag-un? Yung may ganun po, di ba? Meron ganun, meron. Mas maganda po yung ina-advance natin yung tao kung ano, di ba? Kung ito'y samahan talaga, di po ba? Tsaka, ang pagkakaiba ng haring bakal, maraming blessor. Kahit saan parte ng Pilipinas, merong blessor. Kaya maraming blessor ang mga membro, iba-iba ang blessor nila. Hindi tulad ng sagrados, kagaya ko, Supreme Founder President. Ngayon, doon sa katayuan ko na, itong katayuan ko na Supremo, sa ibang lugar, wala na nagpapakilalang presidente, wala na nagpapakilalang founder. Kasi pag maraming founder, maraming presidente, ang tao nalilito. Paano kung presidente ka, sabi natin, halimbawa, guardians ka, ha? Founder ka ng guardians. Sa founder ng guardians. Eh, meron kayong dalawang hindi pagkakaintindihan. Di lumalabas doon ng mga tao na maguguluhan. Sino ang susundin? Oo nga po. Diba? Meron mong ganung parte. Ngay sa aring bakal naman, magkaibang rules nila. Sa aring bakal naman, ganun din, may kanya-kanya mga tinatawag na supremo o tinatawag natin blessor. Ngayon, merong mga blessor, isang hindi sila nagkakaintindihan sa mga kaalaman o sa masabi natin, isa ayaw magbigay ng ganung kaalaman, nagkakaroon sila ng hiduwaan. Ngayon, ang ibang aring bakal, siyempre, pupull out ng iba dyan. Kaya nga sila pumasok para malaman nila kung ano layo ng samahan para gusto nila si brotherhood eh. Kasi ang haring bakal kasi brotherhood yan. Siyempre, pag nakakitaan kayo ng mga tao na isan eh, hindi nila magustuhan, umalis. Diba? Kaya magkakaiba kasi yan. Ano, hindi tulad sa akin, kahit magpunta ka pa sa Luzon o sa Visayas o sa Mindanao, ako pa rin ang supremo. Walang ibang mahawa. Walang ibang susunod. O, kundi ako lang mag-isa. Pero kung bawat barangay o bawat chapter o bawat lugar, may mga presidente, magulo yan. Kasi bawat isa na yan, magtataasan ng area. Hindi rin naman magpapatalo yan, dahil parang presidente. O, hindi tulad ko, walang nagmamataas. O, yun ang pagkakaiba na sagrado sa ibang samahan. Ngayon, ito naman sila, yung iba ang tawag sa estudyante, apprentice. O member, o sabihin na natin mga estudyante. Sa akin, iba. Tuturuan ko kayo, pero ang ituturo ko sa mga kasama ko, hindi pang grade 1, pang college agad. Kasi kung tuturuan mo sila ng pang grade 1, eh, lalo na sa panahon ngayon, maraming mga mayayabang na mga, hindi ko manila lahat, maraming spiritual ngayon na mayayabang. Nagkaroon na ng kunting aral, kala mo eh, sino na. Kaya sila ngayon, nag-aaway-aaway. Ngayon, ito naman magkasama ko. Kaya tinuturuan sila ng mga pang-matataas na level na para hindi sila madamay o hindi sila pag-initan. Pag-initan man sila, kumpleto sila ng gamit. Kumpleto sila ng aral. Magaling nyo silang napoprotect sila. Oo, tsaka ibig ko sabihin, hindi sila agad yung sasabihin mo mag-init agad ang ulo nila kasi ang tinuturo ko sa kanila yung kabanalan. Hindi pa kinipag-away yung tinuturo ko. Bagamat ang sagrados, kailangan anong nang sagrados? Sagrados, Ararita, Guerreros, Rex Aldium, Omnipotente, Samaot. Yan ang basag ng sagrados. Guerrero pa rin yan. Kaso nyo po, puro pa kumbaba. Pero barako rin nyo yan. Kumbaga sa ano eh, huwag nung higipitin, ilalaban mo yan.
Kaya lang, ayoko nung ganung aral na. Tuturuan ko siya na napakikipag-away. Hindi ganun. Ang tinuturo ko sa kanila kung paano tumulong at maglingkod sa kapwa nilang taong nang nangangailangan at naghihirap. Hindi natin kailangan yung sagrado sito, ang dati mo, mayabang ka. Pangit yun. Marami magagalit sa'yo. Diba? Para sa akin, kaya nga, ako lang ang pinuno, ako lang ang susundin. Walang kukontra sa akin. Hindi tulad na ibang samahan, maraming bleso, maraming founder, maraming namumuno, presidente. Kanya-kanyang rules yan eh. May kanya-kanyang rules sila. Mas lalong malilito yung isang member kung sino-sino dapat ang susundin. Ang susundin nila, diba? Kung isang maestro lang, susunod lahat. Ganun ang ibig ko sabihin. Pero hindi ba mahirap, ayun, tatay ka, mahirap, hindi ba mahirap na panghawakan o tinatawag na, siyempre, kayo yung pinaka... Alam mo, ganito kasi yan, pag ikaw ay namuno, kaya mong gampanan yung trabaho mo, kaya mong gampanan yung sinimulan mong layunin mo na nagtataga ng isang samahan. Kailangan kaya mong namilingan. Ay mo panindigan yan at dala mo bayag mo. Saka malawak ang obligasyon niya pagdating sa isang grupo, di ko ka. Kaya nga, ang mga sagrados may mga batch. Tulad nito, pang batch 18 na sila, na 23. Ngayon, pag sila nakagraduate na, may susunod ulit iba. Di batch 19 na yun. Hindi natin alam kung anong 23 pa ba rin o 24. Diba? Batch-batch kasi ang inaano ko, hindi yung... Pero may ahead pa sa kanila, di po ba? Hindi, lahat na sa grado, sige isa lang kalaman. Hindi, hindi ko kung sabihin, meron pang mas matagal pa sa kanila. Bukod pa rin. Pang batch 18 na sila eh. Bukod sa mga sundalo nag-retire na. Meron. Kasi meron ako mga... Meron na bang ano, sir? Tatay Cardo, meron na po bang nabubuo na parang reunion type? Kasi ganito yun, ano. Pag Luzon, Visayas, Mindanao, magkakaroon ng reunion ng buong sagrado. Kailangan kasi may pondo yun eh. Oo, kasi... Malalayo. Tingnan mo ha, buti ko meron tayong income. Okay. Kung may income ang sagrado, walang problema. Kahit saan magpunta, may budget. Patak-patak lang sa amin. Tulong-tulong. Diba? Para... maano lang yung gusto na ano, kung ba, papalik ng banaw. Siyempre, patak-patakulong, ganun parte. Hindi naman pwede yung aasa ka lang sa isa. Pero mas maganda kung merong income ang sagrado. Talagang ano, pinagkukunan. Pinagkukunan. Yun talaga yung pinakasabislan kasi sabi nga nila, kapag ganyan, kailangan may pondo. Pero yung unang batch, yung mga nauna, may mga ano yun, may mga sponsor yun. Bakit ka ako, bigyan mo lang unang linaw, no? Kasi sa mga, marami naman din nagbibenta ng mga medalya. Matiya dito. Kung mapapansin natin sa page, kung saan man sila nakakakuha ng mga tinatawag na anting o tinatawag na agimat, matiya at medalya. So, isa ibang mga nagtatanong, sa mga ibang umu-order, minsan nai-scam pa, dito ba? Nai-scam. Yung iba, parang hindi alam kung kinakan sila nila. Order na kinang sila pa. Eh, papasintabi lang po. Pero ang iba naman po, kapag ka sinabi mo yung presyo, namamahalan sila. Ang tanong pambalik sa'yo, bakit bas-bas ba yan? Parang gano'n. Ano ba? Yung ano nila? Yung open nyo, yung okay, open okay. Lang natin. Naiintindihan ka sa partner. Okay. Alam nyo kasi ganito. Yung mga order na yan, yung order yan sa isang businessman. Sabihin natin, yun ang negosyo nila. Ngayon, kung magkano presyo nila, hindi na tayo pwedeng tumawad eh. Kasi, tignan mo sa Quiapo, sa paggawa na ng mga medalya. Kung magkano yung presyo nila, hindi tayo pwedeng tumawad. Hanggang doon lang. Ngayon, mamamasahe ka, kakain ka, may kasama ka pang mga alam mo na, kasi siyempre, pamamasihan mo na yung kasama mo. Pagkakain ka, hindi mo pwede, hindi mo pagkakain, hindi mo tao na yun na kasama mo. Tatalong pa Maynila. Ngayon, halimbawa, no, ang presyo halimbawa ng medalya, sabi natin 3.5. Ngayon, ang pinakapuhunan, sabi natin 2.5, di meron ka ng 1,000. Sa 1,000 na yun, sabali ka na pamasahin mo. Tama lang yun. Diba?
Kaya nga, kung ito'y pabidaan nyo ng gamit, dapat mga 10 piraso ang order. Hindi pwede isa lang. Paano yan, Tatay Gardo? Kapag ka, halimbawa may umorder sa inyo, karamihan kasi mga taga-ibang bansa ang order nyo. Oo, ibang bansa. Eh, talagang mga ano nyo ko, umorder sa inyo, taga-ibang bansa. O, saka nangyari na sa amin na ng anak ko eh. May umorder sa amin, medalyon. Ano yun eh? Yung medalya na pag-usapan natin, yung Club Cristo. Hindi eh, sinabi ng anak ko, ang halaga ng medalya, 3-5. Ito na, no? Taga Canada yung umorder. Okay. O, ibang bansa ang umorder. Ngayon, magbabayad siya sa shipping fee. Alam mo kung magkano? 3,000. Papunta lang doon. Papunta lang yun sa ibang bansa, 3,000. Sa 3-5, magkano matitira? Eh, mamamasay ka para umorder ng medalya ngayon. Baliwala. Abunado ko ngayon doon. Baliwala lang yun. So, yung mga ganung parte. Ngayon, yung mga nagtitinda ng mga medalya o sino man yan, sila hindi ko sinisira yung ginagawa nila. Kasi nasa sa kanila ngayon, pwede nilang ibenta ng mura, pwede rin naman nilang ibenta ng mahal. Pero sino naman kayang tanga o businessman na may pamimigay na lang ang medalya niya. Okay. Ay pinupuhunan na din niya yun. Kasi sa madalas na nangyayari, kapag nababasa ko yun sa mga komento, para ibinigay ko lang o yung pinaka ano lang na yung side nila. O, parang ano yung brand eh, ganito yun eh, yung manggagamot. Marami nagpapagamot sa'yo. O kagaya nung pinagtatalo ng ibang mga manggagamot, pinagtaawayan nila yung tungkol sa naniningil lang may ng malalaking halaga ng bayad. Yung iba naman, donasyon lang daw. Yung naniningil lang, may malalaking halagang may bayad, pati yung donasyon, isa lang naman yan. Okay. Wala naman pagkakaiba yan eh. Humingi ka ng bayad, tsaka walang bayad, isa lang yan, parehas mo silang ginamot. Pero hindi mo rin kasi masisisi yung mga ganun eh, Tatay Cardo, kasi may mga kanya-kanya tayong pangangailangan eh. Oo, totoo yun eh. Hindi mo pwedeng ipus sa kanila na ganun lang eh. Kasi sabi nga eh ng ibang mga matatanda, lalo na probinsya, bakit daw sa probinsya nila, ang panggagamot ng mga albularyo, donasyon lang. Noong unang panahon yun, ngayon iba ng panahon niya yun eh. Saka iba na yung ano yung talaga. Alam mo, naranasan ko yan eh. Nung ito na asawa ko noon. Yung panganay ko, isang taong pa lang yan. Hanggang sa maging tatlo anak namin, ito naging problema ko. Marami nagpupunta sa akin pasyente. Ha? Kasi kaso ko talaga sila. Kaya ito ngayon ang masama. Umiyak yung panganay ko at saka'y sumunod. Itatanungin ako ng asawa ko, hindi siya mo naman manggamot dyan. Meron ka na ba niyang pambiling gatas ng anak mo? Mm-hmm. Eh, alam mo nang ano yung 20 peso. Eh, ang gatas yung 350. Ngayon, tanong paano? O, di pagtapos na gamutan, siyempre, gabi na. Titignan mo yung laman ng box mo. Nasabi natin, 80 o 90 peso. O, kakausapin ka ngayon ng asawa mo, aawayin ka. Tigilan mo na yung panggagamot mo, wala ka namang napapala dyan. Sa ibang tao, magaling ka, pero sa pamilya mo, gutom. Yung ba, naiintindihan ng mga pasyente yan? O yung mga minam, bakit ang mga panggagamot, naniningil, o bakit ito, donasyon lang. Hindi nila naiintindihan. Noong unang panahon, ang bigas salok. Ngayon, magkano na 50 pesos ang bigas? O, saka, bawat kilos, bawat galaw nyo pera. Ngayon, yung manggagamot, i-storeboyin nyo yan eh, para magpagamot lang kayo, aabalahin nyo yan. Buong maghapon yan. Buong maghapon yan, aabalahin nyo, may pamilya yan. Ngayon, kung sasabihin yung salamat dahil doon na siya nawala, hindi ganun. Nakapunta nga kayo doon, namasahe kayo eh. Minsan ano eh, minsan may nakita rin ako mga manggagamot na alas 4 pa lang na madaling araw, talagang pinipilahan na, no? Oo, meron ka. Nadanasan nyo na rin po. Oo, dinanas nyo yan eh. Ang problema kasi yan, Tatay Gardo, yung bawat maghapon na yun, parang, alam niyo po yun, manlulungo ka. Alam mo, gento yan ha. Sayang yung lang, masayang yung oras mo. Dito rin sa Cavite, nang gamot ako, pila, makapunta 500, 600, 700 yung, ano yun, may number pa eh. Ngayon, sinasabi ko sa mga pasyente, walang bayad. Punto ay mga pasyente ko, kasi wala nang bayad eh, hindi maraming tao, no, eto na. Lumipas ang tatlong buwan, hindi na nakatis yung mga pasyente ko, pinausap na ako. What? Kung pwedeng bawasan ang singil sa amin. Oh, paano ang singil? Wala naman yung bayad ang pagkagamot ko sa inyo. Meron po. Kasi
bawa yung mga followers nyo, naniningil mo sa amin ng 5,000 bawat isa. Ilang. Hindi ko alam. Abay di, nung tapos nagamutan, tinumpronta ko yung 10 na mga followers ko. Alam mo, sabi sa akin, Kuya, dito ka sa amin kumakain, dito ka natutulog, gumagamit ka ng tubig, kuryente, ulam mo masasarap. So, aming kukunin yun. O ano na masasabi mo ngayon doon? Oh, ano, ano. O, diba? O, kagaya nasabi niya, isang manggagamot din. O, yung mga followers niya, binabayaran niya. Natural yung bayaran niya kasi nabala niya yung mga tao eh. Diba? Kaya hindi pwede kasi sa isang manggagamot nag-iisa ka, kailangan talaga may katulong pa. Kaso mo, may hiya ka siyempre. Dahil yung tao nga balahin mo, magiging followers mo, may pamilya din yan. Siyempre pag-uwi na, naawain ng asawa yan eh. Yun ang hindi nila naintindihan. Kasi ang alam nila, namulat sila sa mga manggagamot noong ng panahon, doon na sila. Iba na yung panahon noon, saka na yun. Hindi ko pinagtatanggol yung mga manggagamot na naniningil. Kundi nilalagay ko na sa tama, iba na ang panahon ngayon. Ang panahon ngayon, pag hindi ka gumalaw, hindi ka kumilos na wala kang pera, gutom ka. O, kaya nga diba, sabi nga nila sa mga anteng, lahat daw ng mga anteng, yan daw eh, mabigat sa buhay. Hindi ako naniniwala dyan. Kung hindi ka magsisikap sa buhay mo, hindi ka asenso. Diba? Ganun yun. Depende na lang sa mga manggagamot kung talagang kung namimera man yan eh. Ayun eh, yun ang alam nila eh. Hindi natin sila masisisi. Kasi natural lang yan, may pamilya yan. Diba? Gusto niyang humango sa kahirapan yung pamilya niya. Diba? Ihango sa kahirapan. Hindi naman pwedeng iasa lang dito sa pag kasi kung donasyon, aba, aawayin ka ng asawa mo. Ano ba? Maghapon kang aabalay ng mga pasyente niya, tapos ganyan lang ang mapapala mo. Tigilan mo na yung paggagamot mo, maghanap ka ng trabaho. Nadanas ko yan. O, pumasok ko ng construction. Ha? Pumasok ko ng ano, yung, ano ba tawag to, sa janitor. O, tinigil ko yung paggagamot ko. O di nung may trabaho na ako, hindi na ako nagbibinumbunga nga ng asawa ko. O ito ngayon ang masakit. Panggabi, ang dami pa rin pasyente. O ngayon, sabi ng ibang pasyente ko, Tatay, ganito na lamang po. Magkano po ba isang araw nyo? 25 pesos. Kami na akong magbabayad ng araw nyo. Basta maglamog lang kayo. Ano feedback mo? Ano feedback nung Tatay Gardo? No? Ano feedback nung kapag ang manggagamot ay tumigil? Tapos pinalikuran yung obligasyon. Nakagaya ko kasi, inborn kasi yung sa akin, hindi ako pwedeng huminto naman panggagamot, inborn ako eh. Oo nga po. So yung humihinto ako, nagkakasakit ako. Oo nga po. Yun yung pinaka-feedback, no? Yun ang hindi, side effect. Oo, oh, yun yung pinaka totoo naman. Eh, pag ito naman naging manggagamot, sabi natin, itong biyernes ka nagpupunta ng Quiapo, pagkatapos yun, may power ka na, merong ganon. Pero may ano yun, mayroong pag-asa na pwede mawalang bisa ang kapangyari mo pag gumawa ka ng masama. Meron naman yung sinasapian ng duwende, sabi Santo Niño nasapit. Pag nagsawa na yung duwende na yan o yung Santo Niño na sa katawan mo, lilipat na yun sa iba, hindi ka makapanggamot. Natatampo, no? Hindi, may limitasyon. Talaga may binabawi talaga. So, may limitasyon na, no? Pang 15 years, manggagamot ka, makikilala ka ng tao na magaling kang manggagamot. Pero, hanggang 15 years ka lang. Ngayon, meron ng mga encantador, bibigyan ka ng libreta, bibigyan ka ng medalya. Aba, lahat naman ng galing, nasa iyo na. Pero meron kang limit, may limitasyon ng buhay mo. Kasi yung kapangyarihan nila, ipinahiram lang sa iyo. Ngayon, pinakinabangan mo, kaya ikaw naman ngayon ang pakikinabangan nila. Ganun yun. Iba-ibang kaalaman at kapangyarihan ng mga magagamot. Ano kaya, paano kaya nangyayari yun ng gagamot na ang isang tao pero bumabalik sa gumagamot? Ganito naman yun. Anong paano po bang paliwanag? Karamihan kasi sa mga manggagamot, nakakapagpagaling sila. Pero yung sakit ng mga pasyente na lipat sa kanila kasi unang-una, kulang sila sa puder. Kulang sila sa panalangin. Masarang alam lang nila, orasyon sa paghihilot. Pero pag hinilot mo na ang isang tao, didighay ka. Ibig sabihin, yung lamig niya lumilipad sa'yo. Ibig sabihin nun, wala kang pudar sa katawan. Kaya kung kulang yun, patay ka. Yun nga po yung dalit. Oo, yun na tinatawag, buhay. Nakakala ng gumagamot, regwelta, pero feedback yun sa... Oo, kasi mapapalit.
pag galing mo yung pasyente mo, yung salim na lilipat sa'yo. Bukod doon, pag hindi pa malakas-lakas pa yung magkukulang, pati yung mga anak mo, pati yung mga pamilya mo maapektuhan. Ganun yan. Yun yung pamamaraan na nagkakasakit. No? Nagkakasakit. Hindi ano nga kasi ang... Pero hindi ano yun, hindi po yung may gawa yung tipong nangkala. O kung sa talagang ano yun, ano po ang hindi, tawag yun? Hindi, kasi ganito yun eh. Siyempre, pag kinulang yung tao, pakikailaman mo, gagamotin mo, di ba? Opo. Eh, pag pinakailan mo yun, yung power na itinarga doon, lilipat sa'yo, gagaling siya. Para bang sinabot mo yung sakit niya. Ah, sinambot? Yung sinambot mo. Sinambot mo. Eh, wala kang puder. Yari ka. Kasi nga, yung minsan yung pagmahina ang katawan natin, doon po nangyayari. Oo, ganun talaga yun. Eh, so, anong kailangan ng pamamaraan doon, Tatay Gago? Kasi minsan tayo kasi kapag, ano tayo eh, takaw sa mata. Alimbawa yung takaw tingin lang. Yung pag nakita mo, gusto mo kagad doon. Meron mga mag-antay. Gusto nila, makuha agad yung gusto nila. Pero hindi muna nila pinag-aaralan, umpisa, at kung magiging anong epekto nung pag-aaral na libro. Ano ba, libro, no? Ang gandang libro nito, OX. Aba, may nakita ka naman ulit, Desmundos o Trompogal Mundo. Ay, may pera ka, bibiling mo yun. Ngayon, ang mangyayari sa'yo, ano na lang sa iyo, yung mga libro na lang yun, anong tawag dito? Hindi mo na binabasa eh. Koleksyon, ganun mangyayari yung koleksyon. Ngayon, magiging isang koleksyon ka, pero yung bawat kapangyarihan kaalaman nun, hindi mo mapag-aaralan. Hindi na po kasi nababasa. Hindi nababasa kasi yung kang kukuha na isang libro na walang magtuturo. Delikado pa rin. So, walang dapat mapangahas na rin. Oo, kaya mahirap yung tulad na limbawa ng Tropo del Mundo, andun doon kasi isaya na ni Satanas. So, pagpalagay natin nandun na, pag nabasa mo yung kasi isaya ni Satanas, hindi ka bibitaw kasi andun lahat ng kapangyarihan eh. So, di ano ma magiging labas mo noon. Kapag mataas ka na, hindi ka na magpapatalo. Lahat kasi ng mga pamamarosa nandun eh. So, halimbawa, oo, yung mga tinatawag na aral ng Diabolik, andun na. Diabolik yun eh. So, iba pa rin tagal libro ng Diabolik. Kaya lang, magagawa mo yung gusto mo, yung kapangyarihan na yung mapapaandar mo, pero may ano yun, may limitasyon yun. Hindi kaya yung may balik. Ang limitasyon yun. Ibig sabihin, mapapag-napagada mo lahat yun, pero kukuha na ka ng anak. Pag wala kang maibigay ng anak mo, ikaw na kukunin. O, ganun yan. Marami palang ano, yung iba kasi naliligaw. Kaya naliligaw, wala kasi yung maestro na nagtutunan. Banana cue ka dyan, banana cue! Yan yung sistema mo. Banana cue ka dyan, banana cue! Ikaw bro, mayroon ka bang tanong kay Tatay Gago na minsan naglalaro mo? Wala. 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 Ikaw bro, wala bang ano? Wala bang tanong? Kasi dito kasi mas maganda yung ano, nagiging parang open forum to. Kung anong dapat mong sabihin, sabihin mo. Para pagdating ng araw o pagdating ng oras, alam mo kaagad yung kasagutan sa sarili mo. Kasi hindi lang ano to eh, hindi lang kasi parang interview to eh. Kasi dapat nagtatanong din kayo para alam nyo rin kung ano yung magiging ano sa news mo. Tama yun. Kasi dito kasi mga kaantingero, minumulat namin sa paghahayag yung mga lihim ng kasaysayan ng katingan mula sa lihim ng karunin. So yung iba kasi minsan nalilito, yung iba minsan nalilito. Kaya yung iba naman, kinaakay ni Tatay Gago para yung mga taong gustong matuto o at hindi maligaw at hindi makuha sa pangangat na matuto ka lang ng konti, iyon na. Hindi po yun. Mas magandang paggabay ng isang maestro tulad po ni Tatay Gago. At nagpapasalamat din po ako dahil kahit paano ay naiblesor din po ako ni Tatay Gago patungkol nga dun sa paggabay. At dito naman, sabi ko nga po sa inyo, kada may pupuntahan o nagme-message kagad si Tatay Gago, at dito nga, napaunlakan ulit ako. At maraming salamat dito sa mga kasapi ng mga bagong miyembro ng maestro ng mga sagrado.
at na-meet ko rin sila. Actually, sila rin ay nanonood din sa inyo. Gusto rin nilang matuto. At dito nga, nabuksan sila ng pinto ni Tate Cardo para ang kaalaman ay mapalawak. Ang aral ay madala pagdating sa kabilang henerasyon. Masyado na ho tayong matatakpan, mga kantingero. Kaya dito sa bagong henerasyon, nabuksan ni Tatay Cardo para ang ibang gustong matuto ay mabigyan ng gabay. Tama po ba yung Tatay Cardo? At ngayon, may bago na silang misyon, ang pagtulong sa kapwa. So dito, pinagmimitingan na rin kung ano yung mga dapat at nararapat, mga kantingero. Kaya sila, ang magiging gabay rin pagdating sa bagong misyon ni Tatay Cardo dito sa Cavite. Actually, dito sa konting salo-salo, ay parang napakasaya na. Kasama ko, mga kasama ng mga nasa ligod. Iba't ibang lugar. Pagmula rito sa Silang. Tatay Cardo, sino po bang dapat natin yung isa? Mabigyan pa ng tamang ano? Kayong mga antengero at antengera ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang isa lang po ang bagay na ipararating ko po sa inyo. Alam ko po naman ang bawat isa sa inyo, hangad mong tumulong, nakapagpagaling ng mga may sakit, bilang kayo mga manggagamot. At yung mga antengero na namumuha ng mutya, ingat po kayo. At huwag po kayo masyang magtitiwala sa mga kuweba na papasok kayo, baka huwag nilang ahas. Kailangan po meron kayo mga poder sa katawan. Ako'y nagpapasalamat po sa inyo, mga antengero at antengera ng Luzon, Visayas, Mindanao, na sinusubaybayan nyo pa rin po hanggang ngayon ang aking YouTube channel na ito. Naway pagpatuloy nyo bawat isa sa inyo, at sana lahat po namang gagamot sa buong Pilipinas ay magkaisa. Hindi po natin kailangan na magpataasan ng ere o mag-away-away. Yung isa lang naman po tinatawagan natin ay Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Di ba mas maganda kung tayo po magkakaisa? Parang kung dumating man tunay nating kaaway, magkakaisa po tayo. Hindi po ganun yung pataasan po kayo ng mga kaalaman. Huwag po ganun. Yun lang po ang ikahilingan ko po sa inyo. Mga antengero at antengera ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa mga masusugid ko pong nanonood. Mga OFW sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo. At huwag po kayong magsawang manood na ang YouTube channel.